Magandang araw sa ating viewers at mga subscribers. This is Tita Eda. Ang topic natin today, based sa title, Attention to Solo Parents and Senior Citizen. Aprubado at batas na. 1,000 cash assistance monthly o 12,000 pesos yearly. Malaking tulong ito. Dapat mo itong malaman. Kamakailan nga at bago bumaba si President Duterte, ang Expanded Solo Parent Welfare Act ay naisabatas na. Panoorin at tapusin mo ang buong video para sa dagdag kaalaman. Bago tayo magpatuloy, ipromote ko ang bagong channel ng aking kaibigan at sana ay suportahan niyo din. Ang name ng channel niya ay JTV Food Channel. Kung gusto niyo ng easy steps na recipe sa pagluluto, subscribe ka na sa channel niya. Yung link po nasa comment section, description box at eto po sa taas. Pakiclick po at mag-subscribe. Nasa homepage din ng Tita Eda ang link, yan po pinapakita ko po para hindi na po kayo maligaw. Thank you po sa nag-subscribe na at magsa-subscribe pa lang. Ang panukalang batas na nagbibigay ng pinalawak na benepisyo sa mga solo parent ay naisabatas na. Kasama sa mga perks ang hindi gaanong mahigpit na mga kinakailangan para sa mga leave sa trabaho, mga scholarship, mga diskwento at tulong na pera. Ang Expanded Solo Parents Welfare Act ay inilabas ang kopya noong Martes bago bumaba si President Duterte. Ay nagsasaad na isang solo parent ay maaring makakuha ng 7 araw or 7 days na bayad na bakasyon kung sila ay nagtrabaho ng hindi bababa sa 6 na buwan. Sa halip na ang nakaraang mas mahabang isang taon. Sa ilalim ng pinalawak na bersyon ng Solo Parents Welfare Act of 2000, ang solong magulang at anak ay maaaring makatanggap ng mga benepisyong pang-edukasyon. Ang isang batang wala pang 22 taong gulang ay maaari ding makakuha ng buong scholarship kung matugunan nila ang mga kwalifikasyon. Ang kwalipikadong solo parent ay maaari ding mag-avail ng mga scholarship program mula sa TESDA o Technical Education and Skills Development Authority. Ang mga solong magulang na kumikita ng minimum o mas mababa sa minimum na sahod ay bibigyan din ng buwanang cash subsidy na 1,000 pesos. So sila po ang makakakuha ng 1,000 monthly pesos or 12,000 yearly po. So tandaan, sila po ang mga solo parent na kumikita ng minimum or below minimum po. Ang mga solong magulang na kumikita ng mas mababa sa 250,000 ay may karapatan sa 10% na discount at exemption sa value-added tax. Katulad ng sa gatas ng baby, diaper, bakuna at gamot hanggang sa 6 na taong gulang ang bata. So yun nga po, siguro nagtataka din kayo bakit sa title, bakit merong senior citizen kung tungkol naman ito sa solo parent. So yun nga po, hindi din po natin maiiwasan na ang mga senior citizen o person with disability ay kayo po ay kumikilos din bilang solo parents ay maaari ding makakuha ng mga diskwento bukod pa sa kanila mga personal na benepisyo. So automatic kong sasakupin din ang solo parents sa ilalim ng National Health Insurance Program sa pamamagitan ng PhilHealth na may mga minimum na kontribusyon na babayaran ng pambansang pamahalaan. So yun na nga po, kung meron po kayong mga or kayo po yung tumatayo nga pong solo parent pero senior na nga po kayo or total disability ang kategory nyo, qualified nga din po kayong makakuha nitong diskwento po. Bukod po sa normal nyo pong nakukuha bilang senior citizen or total disability po. So ang mga solong magulang ay ang mga nagbibigay ng solong pag-aalaga at suporta ng magulang dahil sa pagkamatay ng asawa, kawalan ng kakayahan sa pag-iisip o physical na kawalan ng kakayahan. Ang mga legal na hiwalay ng hindi bababa sa 6 na buwan, inabandona ng asawa ng hindi bababa sa 6 na buwan, walang asawa, sino mang legal na tagapag-alaga na tanging nagbibigay ng pangangalaga
asawa o miyembro ng pamilya na isang overseas Filipino worker na kabilang sa kategoryang mababa, semi-skilled na manggagawa na wala sa bansa sa loob ng isang taon bukod sa iba pa, para mapakinabangan ang karagdagang benepisyo, kailangan magpakita ng solo parent identification card. Maaring makuha po ang ID sa solo parent office ng inyong LGU o local government. Ulitin ko lang po kung ano mga benepisyo na makukuha nyo under sa solo parent ngayong naibatas na ito. So, ang Expanded Solo Parent Welfare Act, ito po ang mga kukuha. So, yun na nga po, yung 1,000 pesos monthly or kada buwan para sa solo parent na kumikita ng minimum wage or below minimum po. At pangalawa naman po is yung 10% discount sa gamot kung mababa ang kita at may anak na 6 na taong gulang pababa. So, kung may mga babies pa po at solo parent kayo, so may 10% discount din kayo. At automatic PhilHealth coverage para sa mga solo parents. Diba? Maganda din po yun. Malaking tulong po talaga ang PhilHealth coverage. So, sana i-take advantage nyo po ito. At scholarships. Maganda rin po ito para sa mga solo parents at sa kanilang mga anak sa ilalim ng DepEd, SHED o TESDA. At sa asawa ng OFW, kabilang na sa mga solo parent, basta low-skilled at tuloy-tuloy na nagtatrabaho abroad. At kung empleyado ka naman, 6 na buwan, employed po kayo, pwede nang makapag-file ng 7-day leave ang mga working solo parents. So, hindi na kailangan mag-antay ng isang taon. Diba, malaking tulong po yun kasi alam naman po natin, usually, lalo na kung may mga anak po tayo na 6 years old pababa, kailangan talaga laging tutukan at yun na nga, hindi may iwasan na hindi mag-leave or ma-absent sa trabaho. So, malaking tulong talaga din po itong bagong naisabatas na ito. At kung 22 years old naman, maximum na edad ng mga anak ng solo parent na pwedeng makakuha ng mga benepisyo mula 18 years old, ginawa nila itong 22 years old upang maabot ang mga mag-aaral sa K-12 system. So, yun nga po, si Senator Risa Hontiveros po talaga ang ng bill na ito. Kaya malaking tulong po talaga si Senator Risa Hontiveros. So, sabi nga, kampyon ng mga solo parents. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking share today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, ilike mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!